aking bagong baby, wala nang space ang aking shelf, ang aking cabinets para sa mga bag ko. Ako ay nagbabalik. Today's video, ako ay mag-unboxing ulit sa aking nabiling bag na Lady Dior. So, last week, meron akong unboxing, isang Lady Dior din. So, ngayon, meron na naman akong isa. So, today, later on, ipapakita ko sa inyo yung aking bag na nabili. See ya! So, yun na nga. So, meron akong bagong baby na i-unbox ko ngayon. So, same seller, same ng sinabi ko last week na bumili ako ng Lady Dior, mga siguro ito, yun, pangatlong Lady Dior ko. So, medium size siya, and then fit siya, marami siyang pwedeng paglagyan. So, yung seller na nabilhan ko, mabait siya, and then maganda, parang mabilis na sa transaction yung napag-usapan namin. So, dumating siya, mabilis lang din yung padala niya. In-order ko siya sa kanya, siguro mga apat na araw lang, dumating na kagad dito sa bahay. Siyempre, bayad muna bago padala. And then, yun, na-surprise ako nung dumating siya dito, ang ganda ng bag. So, worth it, kahit mahal, kahit pre-love ulit siya, hindi siya as in brand new. At least, dream come true ko to na makabili ulit ako ng Lady Dior na feeling mayaman. So, ayun guys, yung binigay niya sa akin, yung free niya na binigay niya sa akin, same. Lagi naman ako may mga free chocolates. So, hindi naman ako makain na masyado ng chocolates. So, ito yung binigay niya, yung Melka, yun, binigay niya sa akin, tsaka mayroon pang isa, hindi ko napapakita. Ito yung mga freebies niya, chocolates, and then box, tinapon ko na yung box. Hindi ko naman kailangan ng box eh, sa gabal lang yan. Ang kailangan ko, panibagong shelves para sa aking mga bagong nabiling bag. So, yun, ipapakita ko sa inyo yung aking bagong collection ng aking Lady Dior. So, ito yung ano niya, ito muna yung freebies niya na binigay sa akin. Ito yung sa hawakan niya, yung tawag doon sa handle niya, dalawa to. Na ito, and then, yung iba, ay ito yung isa, yan. Maganda siya kasi part siya ng bag. Itong bag na to, katulad ng sinabi ko, akala ko siya, small siya. Pero hindi naman siya masyadong malaki. Tama lang. Pwede siyang pang-travel, pwede siyang pang-rampa, mga ganon. Nung dumating siya, grabe ang saya-saya ko. Sobrang ganda, na-amaze ako sa ganda. Katulad ng presyo niya, maganda. So, anyways, nakipag-deal ako sa kanya, binigyan ulit niya ako ng discount kasi sabi niya, good buyer daw ako. Binigyan niya ako ng discount, siguro 5% lang, mga ganun. So, dinil ko na kasi sabi niya, ma'am, wala naman masyadong gasgas, at saka, even though, pre-love siya, para siyang brand new. Same sa mga sinasabi ko sa mga aking mga bag ko before sa unboxing, minimake sure ko, kahit may gasgas siya, huwag naman yung todong gas, yung parang sobra-sobra. Kasi kahit pa paano, mahal din naman siya, hindi naman siya yung mora lang na kahit pre-love. So, nakilala ko siya, ito pangalawang Pinay na nakilala ko. Nakilala ko siya online, and then yun, actually nakilala ko siya sa Poshmark. And then, nakipag-communicate ako sa kanya, hiningi ko yung Facebook niya para mas mabilis na makipag-communicate, and then nakipag-deal ako sa presyo na ayun, kasi binili ko sa kanya, 'di ba, tatlo. Dalawang itong i-unboxing ko ngayon, and then yung last week kong in-unboxing na Lady Dior na black na small, and then
isang Prada. Yung Prada ulit, i-unboxing ko siya for the next vlog. Yun, binigyan niya ako ng good deal. Okay naman. And then, same. Akala, Christmas gift ulit sa aking sarili. Last year too. Pero dumating siya mga before end ng December. So, binudol ko na naman yung sarili ko. Pinag-ipunan ko to. Hindi ako gumastos. Gumastos man ako, pero hindi ako yung bumili ng bumili. Hindi ako nag-shopping, hindi ako nag-ano. Bumibili ako ng mga pangangailangan ko. Pero, hindi ako bumili talaga yung mga damit, yung mga ano, hindi. Talagang, dalawang buwan ko siyang talagang tiniis na hindi ako bumili ng kahit ano. Kasi, ayun nga, gustong-gusto ko talaga to kasi pwede, yung Pinay pala, pwede naman, pwede ka nagpapautang siya kung sa gold, gano'n, nagpapali away. Pero ito, binayaran ko na siya ng buo kasi feeling ko kasi pag once na hindi ko siya binayaran, parang ang laki ng tubo, di ba pag pang-alahas, ang laki ng tubo niya, pero hindi siya mabigat. Pero naisip ko na, kung may, yun nga, pinag-ipunan ko naman siya, kung meron naman, sobra, bakit hindi? So, binayaran ko na. So, yun, nakipag-deal ako sa kanya. Yun nga, nagustuhan ko siya. Check nyo, ito, diba? Ito yung silver niya. Parang siyang silver na black, parang gray, yan. Yun, ito lang sinabi ko, kakaiba yung Lady Dior, ipapakita ko sa inyo, ayan, yung small. Yung letra niya, yung letter niya, talagang maliit. And then, yung mga strap niya, yung dito. And then, ito yung hawakan niya, na napakaganda. Ito talaga yung nakapag-akit sa akin. Yung handle, kakaiba. Plastic siya, plastic. Plastic, and then, yun yung kulay nito, yung pangalan ng Lady Dior, at saka yung, ano niya, ayan. Tapos, ang kinagandahan dito, iba to doon sa ang tawag doon sa black na parang cop. Kasi ito, kahit hindi mo masyadong paglalagyan, nakaka-stand siya, nag-stand siya ng ganun. May mga padding siya dito. So, ang ganda niya. Hindi siya yung nayuyupi. Pero at the same time, binibigyan ko pa rin, nilalagyan ko pa rin siya ng mga abubot sa loob para hindi talagang nakasiksik na yung bag ko dahil wala nang space. So, ayun, ito yung aking baby na bago. Ito siya. So, same thing, same din doon sa isa ko. So, ayan, ganito. Ayan, ganito. And then, yun nga, binagyan ko naman siya ng... Ayan, binigay niya sa akin yung ito. Kasi wala akong... Naghahanap ako ng ano, yung nakita ko kay Mariel Rodriguez na... Dito kasi sa amin, dito sa kung nasaan man ako ngayon, yung... Parang nanghihinaya ako bumili ng pang, alam mo yung katulog yung kay Mariel, parang may unan sa loob, ganun. Pinagawa lang niya yung gusto ko yun eh, kasi dito kasi sobrang mahal. Siguro pag uwi ko na ng Pinas, siguro magpapagawa ko lang yun. So, anyways, ito yung ano, yung loob, mga papel, pero make sure na yung papel ko ay hindi siya yung jar na may mga egg na sulat. Para just in case, kapag summer dito, nilalagay ko lang siya para sabi nga nila, wag daw yung jar, yung nag-search ako. Siyempre, kailangan nagaan natin yung ating bag. So anyway, so nag-search ako na kailangan yung mga ganito lang, yung mga papel, pero wala maing, para just in case, mainit, hindi siya mag-melt. So, ayan guys, ito ang ating bagong baby sa buhay. Ayan. And then ito, ayan, yan lang. And then, so, yun. Ang ganda. Diba? Itong kita mo. Ito. See? Ang sarap naman niya. Kasi ang loob. Okay. So, ito. Ayan. Dark yung loob niya. Pero, ang ano niya, ang loob niya, cotton din. Parang siya yung ano, yung isa. Pero black kasi hindi masyadong makita. Ayan. Kasi hindi siya makalya. Ang hirap. Okay. Ayan, Lady Dior. Ayan yung ano niya na. As in, Lady Dior talaga siya. And then, ito yung code niya. Kasi, ano yung code nito? Iba, kakaiba nga to. Kasi ibang ano siya. Ayan yung code niya. Hindi siya kita kasi black.
ang loob din niya, black, isang zipper sa loob. Ang ganda nito, ito talaga yung igagamitin ko mag-travel kami pag nag-vacation kami ng asawa ko. So, gagamitin ko talaga siya, mag-feeling mayaman ako kahit hindi ako mayaman. Anyways, ayan yung loob niya, ang laki, ang dami niyang paglalagyan. Kahit passport, mga kumabubot. Diba, ang cute. Tapos yung ang fruit nito. So, yung fruitan nito, maganda. Say, mayroon siyang parang tampax dito. Pang balance. So, kita mo to. Parang kay ano, yung kay, ang tawag nito, kay Mariel Rodriguez. Yung kay Mariel Rodriguez. Ito yung narito, yung madami niya. So, ito, may mga tampax, pang balance niya. Hindi katulad yung black na nylon, ay cotton na, ano, na tawag doon. Kahit yung dito, pag inistan mo siya na, hindi, kahit dito wala siyang support. Ito may support talaga siya. Ito yung side by side niya. Ito yung pitan niya. Ayan yung paglagay mo. And then dito, di ba? Ang ganda. Same, wala siyang gas-gas kasi mas mahal to. Hindi naman sa pag-ano ha. Mas mahal to na nabili ko dan doon sa black. At saka yung, pero ito ang size nito is medium. Medium size to. So, pero sa kanagandaan, di ba para may iba naman siya ng kulay kasi yung ano, parang gusto ko may iba naman siya. Para may iba naman siya, para kakaiba naman kasi gusto ko maiba naman. Iba-ibang kulay naman. Ang cute, hindi naman siya mukhang matanda kasi kakaiba siya eh. And then, binigay niya sa akin. Merong ito, yung model. Pwede ko siyang isuot dito. Pero, pag once na ginamit ko ito once, hindi ko muna siya lalagyan ng, hindi ko muna siya babalutan. Ang sekreto na ito, sabi nila, kapag may ganito ka, kapag ginagamit mo, ang paggamit nito, itong yung pangtali dito, kahit pang design. Pwede ito pang design, pero hindi. Kalimutan ko ang tawag ito. Basta cloth ko dito, pangtali ganun. Kapag hindi ko, sabi nila, kapag hindi daw ginagamit, tanggalin ito sa handle para hindi siya magbakbak at saka mangiting. Ganon. Para sumingaw. Ganon. Yun ang ginagawa ko. Pero, kapag umalis ako, pero now, hindi ko siya babalutan. Kasi, ito nga ang handle ang naka-attract sa akin sa plastic. So, hindi ko siya babalutan. Hindi ko pala kung saan to, yun, gagamitin ko pag-travel namin ng husband ko. Kasi perfect to eh. Perfect pang travel kasi marami siyang paglalagyan. Ayoko na kasi yung ano, yung parang shoulder bag para kasi nangangawid yung kamay. Tsaka even though sa Pinas, mga ganito yung bag ko. Mga ganito talaga yung bag ko. Mga hand care lang. So sa Pinas, mga hand care yung bag ko. Hindi talaga ako mahilig sa hand. Lalo na dun, marami yung snatcher dun, di ba? Mga ano. So, dito, pwede. Ay, mayroon ako nakalimutan. Kaya, maganda rin to, same sa sinabi ko, kasi, ang ano niya dito, cloth din siya, pero hindi siya katulad ng black na ano. Parang ano siya, yung cloth siya na parang pinaghalong kakaibang tela sa ano. Pwede rin siyang gamitin for winter. Kasi dito, di ba sa amin, ano, winter ngayon, and then maulan. Winter, maulan, ganun. Ma-snow, ganun. So, pwede rin ito pang rampa, pwede itong gamitin kahit saan. And then, yun. Kasi, yun, katulad yung sinabi ko din, na pwede itong gamitin dahil kahit mabasa siya, hindi siya yung, di ba, yung mga Louis Vuitton, yung mga Gucci, mga ganun. Na kapag nabasa, tapos, especially yung Louis Vuitton, iniingatan ko yung Louis Vuitton ko talaga na hindi mabasa kasi pag was patakan yun, nag-iba na yung kulay. Ito, kahit mabasa, kahit ano, madadry lang siya. Siyempre, katapos ko gamitin, pinupunasan ko lang siya. Pinupunasan ko, at kahit hindi ko siya ginagamit, lagi ko itong chinecheck, pinupunas-punasan ko siya, ganun, punas-punas lang. Guys, nag-ipon-ipon lang ako para makabili ako ng gusto ko, and then, yun, work lang. Talagang kailangan din minsan i-treat natin yung sarili natin. You know, minsan bumili tayo ng para sa sarili natin.
Kasi, kaya nga tayo nabuhay. Pag may extra, kapag walang extra, huwag bumili. Pag may extra, saka bibili. And then, pwede naman tumabenta eh. Yung mga iba kong bag, inabenta ko na eh. Dito eh. Same din sa ginagawa nila. Sa online din, binenta ko. Yun, nabili naman. Pero hindi siya yung luxury. Yung mga coach, mga Michael Kors, yung mga binenta ko. Kasi hindi ko naman siya masyadong... Sa sobrang dami ng bag ko, wala na ako mapaglagyan. Talagang nilet go ko na. Ganon. Punas-punasan ko siya. Lagi ako nanonood sa YouTube. Lalo yung mga alam, mga unboxing. Kaya kapag wala akong pera, kapag wala akong budget, hindi ako nanonood mga YouTube, yung mga unboxing sa Pilipinas, kahit saan, kahit international. Kasi wala na ako pang ng mga brand new. Kasi mahal naman talaga ang brand new. Ito, Diyos ko, mahal. Ito nga, mahal, medyo mahal naman siya. Na mahal nga, paano pa kayo mahal? Wala akong budget na gano'n. Eh, mga, basta, nanginayang ko sa pera. At kasi ito, di ba? Pwede naman siyang ano, pwede na rin ito. Pwede mo rin itong benta, di ba? At actually, yung bako, binipinta ko na eh. Pero hindi naman lahat. Yung gusto ko lang yung iniiwan ko yun. Di ba? Ang cute. Ang cute-cute niya. Kahit ano. Pati yung kulay niya. Yung parang, ano yung parang sa animal niya. Ano yun? Tiger ba yung mga ganyan? Oo, parang tiger ba yung mga ganyan? Parang natin ito yung style niya. Ang cute, di ba? Ang dami paglalagyan. Tapos, ayun, iniisip ko na ang maganda ang Dior. Kahit yung mga shoulder bag, actually ito, malaki talaga to. Kasi ngayon, ang gusto ko ng Tiger talaga ngayon is maliit. Kasi, ano, hindi naman ako, pag nag-work ako, iba naman, hindi naman ako yung ginagamit yung mga bag na mga luxury, hindi ko ginagamit. Doon, bili lang ako ng mga, ano, yung mga mumurahin. Yung mga old bag ko na galing Pinas, yun ang ginagamit ko, na dinala ko dito. Hindi ko ginagamit yung mga ganito. Ito, ginagamit ko lang yung mga ganito kapag lumalampak ko. So, yun. Ang plan ko, kapag may budget ulit, gusto kong bumuli ulit ako ng ganito. Pero, hindi na yung ganitong size. At least, alam ko na ngayon kung paano pumili. Kasi, nung binili ko to, at saka yung black na nabili ko sa eBay, hindi ko alam na medium size siya. Pero ito talagang inano ko talaga siya na bilhin ko siya kahit medium size. Kasi ang ganda nga niya, sobrang ang ganda-ganda nga niya. Talagang na-attract talaga ako sa ano niya. Lalo na yung handle. Sobrang ganda. Nakaka-in-love. Mga ganun. So, next time, pag once na bumuli ulit ako, gusto ko yung maliit na. Pero, ang mga mayon ngayon, mga maliliit ngayon, mga mahal. Pag-iipunan ko ulit na sana Dior ng ano ko ngayon, ang target ko ngayon. Kasi, ang mas maganda, iwan ko lang sa akin. Ang Dior kasi yung mga ganito eh, yung hindi siya na ano, pero marami siya ngayong bago. Dito ko natatapusin guys ang aking vlog. So, yeah, see you sa aking next vlog. Sana mag-like, share, and subscribe kayo sa aking channel na para updated kayo sa aking mga next vlog. Marami pa akong i-unboxing para lagi niyo makita yung aking mga pre-love na mga bag. See you sa aking next vlog, guys. Bye. See ya.